Baka nag-overhead siya dahil single piece lang yung pumapasok na supply niya. So guys, may complaint tayo. Mainit daw dun sa opisina kung saan ito nakaserve. Itong unit na to. Tara, buksan natin, check natin guys. Hindi gumagana yung compressor at saka fan motor. So bubuksan natin. So ito yung naging problema guys, kaya hindi siya gumagana. Ayan, pumutok yung common na terminal. So check muna natin yung compressor winding. Baka nag-overheat siya dahil single piece lang yung pumapasok na supply niya. So nag-overheat talaga guys, pero ngayon okay na, nag-contact na uli yung overload protector niya. So palitan muna natin yung terminal lugs. Tara. So yan, napalitan na natin guys. Nag-overheat lang siya kanina guys, or nag-trip yung internal overload protector niya sa loob dahil nga dalawang line o two piece lang yung pumapasok na power supply. So ngayon, kung tinesting natin, okay na yung winding niya, bumalik na yung contact yung overload niya. So yan, palitan na rin natin. So i-check natin kung okay ba yung running ampere niya. Ito yung body nameplate niya guys. Takpan natin para ma-switch on natin. So switch on natin. Ayan. So anta lang tayo guys ng mga 3 minutes tsaka gagana yung compressor. So ito yung pinalitan natin ng terminal lug. So ayan, gumana na guys. Ayan, ayan yung running ampere nya. So okay lang, okay lang yung compressor natin. Ayan, nag-normal na yung running ampere niya. Okay. Ayan guys, okay na. So ayan. So ayan. Okay na guys. So ang tip ko lang sa inyo guys, lalo na sa mga baguhan, pag mag-troubleshoot, para mabilis natin mahanap yung fault or yung problema ng unit, talagang isa-isahin natin. Tulad ngayon nito, hindi talaga gumagana yung compressor natin. So siyempre, ang una nating titingnan guys, yung power supply. Check natin yung power supply dito. Dito. Pag mayroon naman, titingnan natin na kahit nag-energize yung magnetic contactor, bakit hindi gumagana yung compressor? Okay? So ito yung line side, ito yung load side. So ibig sabihin, pag nag-energize yung contactor guys, ibig sabihin dapat gagana na yung compressor natin. So nung napansin ko na nag-energize yung magnetic contactor tapos hindi gumagana yung unit natin, so chinik ko agad yung pinaka load side kung mayroong power supply. So mayroon naman siya. So ibig sabihin, wala dito ang may problema. Sa baba tayo, papunta dun sa load, dun sa compressor mismo. So yun, binuksan natin, nakita natin na sunog yung terminal. Yan yung
tip ko sa inyo guys para mabilis natin mahanap yung problema. Hindi tayo mag-check na patalon-talon lang. Baka itong relay, baka itong contactor, hindi. Dapat isa-isahin natin. For example, kung hindi gumagana, so titingnan muna natin yung power supply, pababa ng pababa, pababa, hanggang dun sa mismong compressor or unit or parts na gusto mong paganahin. Kung may nakarating ba sa kanya na power supply dun sa kanya. Okay? Para hindi na tayo abutan ng mga ilang oras, ilang minuto mag-check. Tulad ngayon, saglit lang, hinanap ko lang power supply, pababa, pababa. So nakita ko agad na sunog yung supply natin papunta dun sa home on ng compressor. Okay? So siguro mga 15 minutes, nagawa na natin agad. So yun, saglit lang. Okay na guys. Thank you.